Na rin ang Manila City Government ang mahigit isang dosenang mga bus, truck at iba pa mga shuttle services kapag natuloy ang tigil pasada sa susunod na linggo. Sinabi ni Earl Joshua Balabo ng MDRRMO Disaster Operations Center na libre ang mga sasakyan para sa mga maapektuhang commuter. Huwag po kayong mabahala. Ang City Government of Manila is magpo-provide po ng libre ang sakay. May mga ruta po tayong ipoprovide dyan para meron po tayong magamit kahit papano. On our part, sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, magpo-provide po kami ng dalawang transporter. Magkakasya po ang higit 30 katao sa bawat isang transporter. Tiniyak naman sa teleradyo ni MDRRMO Operations Supervisor Mario Laude na sapat ang kanilang mga sasakyan pang responde kahit gamitin ito para sa libreng sakay. Meron po kami mga niready na po ng mga Hilux and yung usual na ginagamit po namin na transporter, dalawa po yan na ginagamit po namin pag meron po tayong bagyo. Yan na rin po ang gagamitin namin during pagdating ng nationwide strike sa Monday. So ongoing yan, ready po yan. Pagdating naman po sa mga responde natin sa sunog, nakaseparate po yan. Dahil sa tigil pasada, ilang eskwelahan na ang nag-anunsyo magpapatupad muna sila ng online classes sa susunod na linggo. Kabilang na dito ang De La Salle University sa Maynila at La Salle Green Hills na online classes muna sa mga araw ng transport strike. Nag-abiso na rin ang Ateneo de Manila University sa Quezon City na online na muna ang mga klase at trabaho maliban sa mga may on-site work. Ang pamahalaang lokal naman ng Maynila, naghihintay ng abiso mula kay Mayor Honey Lacuna kung magpapatupad ng online classes.